Good morning, guys. So, ang pangat ng panahon ngayon dito sa lugar namin. Araw uulan. So, kakatapos ko lang maglaba. Gusto kong bumili ng sampayan. Maya maya, ihatid ko muna yung bunso ko sa school. Tingnan nyo, guys, nakakatuwa yung ano, yung pusa dito sa kapitbahay namin. Ayan, oh, laki-laki niya. Katuwa yan. Ming! Wala, ayaw niya lumingon. Diba? Marami yan silang pusa yung sa kapitbahay namin eh. Lagi na siya natambay. So, ayan ang panahon. Hindi mo alam kung totoo na ba yung sinag niya or hindi. Maya-maya aambo na naman. Ito yung lalaban ko pa. So, maya-maya pa yung matatapos. So, ang pangot ng panahon. The weather is so gloomy. Ayan na yung mga naunang labada. Tignan nyo, guys, yung gusto kong sampayan. Ito lang kasi yung sampayan namin. Yan lang. Diba? So, gusto ko maglagay na sampayan dito. Ayan na naman. Naambo na naman. Ay, naku, ambot. So, yun. Yun yung gusto kong bilhin sampayan. Para medyo marami-rami masasampay ko. Edit ko po na yung bunso ko. So, medyo umaaraw na naman ngayon. So, mayiging mahatid ko na siya. Ang time niya kasi is 9 a.m. to 3 p.m. So, mayiging mahatid ko na siya bago na naman umambun, diba? Malamig na ngayon dito, guys, kasi malapit na yung winter. June, July, August ang winter dito. Hmm? Ayaw na magkisa akin kasi big boy na daw siya. Wala siya sabi. Ayan, outfit check. Kasi malamig na dito. Ano yan, tubigan mo? Ayan ang mga kapitbahay namin, guys. So, walang Maritas here. Kanya-kanyang business. Ang mga person. So, mula dito, hanggang kabilang kanto lang ang layo ng school ni Nash. So, kapag papasok, inatid ko siya. Siyempre, ganun talaga. Core memory ng bata yan eh. Kasi ako hindi ko naranasan na ihatid ako ng magulang ko. Kaya gusto ko iparanas sa ang anak ko. Check natin kung may mail. Wala. So yan. Doon naman yung bus stop. Doon. Tapos yung pagliko, ayan yung kantong yan. Yan na yung school ni Nash. Diba? So pag-uwi si Nathan na mag-isa. Pati yung ate niya, siya na lang din mag-isa. Kaya lang naman yun natin si Nisha, yung panganay, kasi alanganan yung bus. 8:45 yung time niya. Si Nash naman, 9:03. So, pag-uwi, magbabas na lang yun. Marunong na rin yun. So, sinanay ko na sila na magbas pa-uwi kasi para pag, in case na magkaroon ako ng work, kaya na nila ang sarili nila. Meron na rin silang kanya-kanya ng susi. O, diba? Yan ang mga bahay dito sa New Zealand, guys. Tahimik, diba? Pwede ka mag-jogging. Dito, tubig lang pinapabaon ko sa kanila kasi water policy ang school. So, libre na yung pagkain nila sa school nila. Dalawang break time yun, diba? Isang tea break, morning tea break, yun yung mga fruits lang. Tapos, 1 p.m., yun yung mga pagkain talaga, diba? Mga ano, ano yun? Ano yung pinakalakain nyo? Chicken, ganon. Sandwich. Yun. So, ganon yung usually na pagkain sa kanila. Tapos pag Friday, pauwi sa kanila ng mga butas. O yan na. Yan ang school ni Nathan. Ayun, yung maraming naka-vest. Atid ko lang. Atid na. Tawid lang kayo kita. Tatawid ko lang siya. Yun na yung school niya. O, diba? Bye, baby. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Ingat ka. Bye. Pauwi na ako. So, ganun lang, guys. Atit ko lang yung mga bunso ko. And, siya na yung uwi mag-isa. So, yun ang kagandaan dito sa New Zealand. Mula pagpasok hanggang grade 13, libre yung pag-aaral. After ng grade 13, doon ka na magde-decide kung
mag-university na ba yung bata. Yun yung tawag nila dito. And yun yung may bayad. So, pwede ka namang pumasok sa private school. Kung gugustuhin mo, syempre may bayad yun. So, maganda ang benefits dito sa New Zealand kasi may bayad din yung healthcare pero hindi ganun kalaki. So, yung bahay namin... So, yung bahay namin, malapit lang siya sa bus stop, malapit lang siya sa ospital, malapit lang sa bilihan ng pagkain or mga grocery. Malapit siya sa lahat. Malapit siya sa train station, malapit sa school. Yun nga lang, malaki yung renta sa bahay kasi nasa Auckland City kami. Kumbaga, depende sa lugar, depende sa location mo, yung bayad mo sa bahay. Kung siguro nasa province ka, yun medyo mura. Pero since dito tayo sa city, which is Auckland, mahal. So yung bahay namin, 3-bedroom yan and 1 CR. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Yan. 650 na yan. So kulang nasa 23,000 a week. Kasi weekly yung bayad dito. So, ayan yung bahay namin. Wala dyan. Hanggang dyan. Ang dami sa bahay. Tsaka hook. Ito na lang binili namin, guys. Diba? $2. Bumili na kami ng ganito. Curtain hook. Umuulan na, so bali wala rin yung nabili. Hindi namin magagawa yun ngayon. Next time na lang!